Hello, magandang araw po sa mga ating sumusubaybay sa ating channel. Good morning po, no? Ang topic po natin for today ay paano nga ba nagiging peso sign itong ating revenue sa mga newly approved or na-monetize na channel po. Katulad ko, kasi last December lang po ako na-approve, no? So, kung makikita nyo po, bago pa lang po itong channel ko. Ayan. Makita nyo po, ayan, 68 pesos. Ayan. Pesos po yan, ano. Pero kapag po ikaw ay newly approved na monetize, ang makikita mo po dyan ay dollar sign. Yan yung unang lalabas. So, paano nga ba nagiging peso sign? Paano ko siya ginawang nasa peso sign, hindi siya sa dollar. So, ganito po yan, ano. Ito po yung channel ko. So, balik po tayo doon sa ating channel. Yan. Tuturo ko po sa inyo paano ginawa yun. Naka-convert na siya sa Philippine peso. So, ito po ang aking channel. Welcome to aking spot welding maker in the Philippines and cage maker in the Philippines ang nakalagay po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. May mga konting knowledge at konting sinishare po sa kaalaman sa pagbubuo ng cage fabrication and spot welding fabrication po. Salamat po at patuloy po natin suportahan ang aking channel. So, andito tayo sa page ko. Ang ginawa ko po dito ay pumunta po ako sa using desktop po ah. Kasi nasa desktop po tayo. So, andito po tayo sa YouTube Studio. Pindutin niyo po 'yan, ito. Sundan niyo na lang po ang arrow na YouTube Studio. Yan. Pag napunta po kayo sa YouTube Studio nyo, ganyan ang lalabas. So, dyan po sa pinakababa nyan, yan. Punta po kayo sa, hanapin nyo po dashboard content, hanapin nyo itong settings. Ang unang lalabas sa settings po ninyo ay ganyan. Pero ang standard na nakalagay po dyan ay, dollars. Yan, ganyan, no? Nakalagay po dyan yan. So, pag dollars, ganyan, ang lalabas is if 63 pesos, siguro 1 point something dollars ko ang lalabas doon sa ating revenue. Pero dito ko po siya i-click, no? Dito. Yan, general settings. Default units. Click nyo po yan. Hahanapin nyo ngayon yung ano ba ang ano natin? PHP. Kasi tayo ay Philippine Peso. Philippine Peso nakalagay. PHP. Yan o. So, click nyo po yan. Magiging yan na po ang kaya napunta tayo sa 63 ba yun nakalagay sa aking revenue. Pero kapag ibinalik ko po ito dito sa dollar sign. Ang dollar sign kasi ay US dollar. Euro. Yan. Yan yung mga currency na pwede mong gamitin. Kaya depende kung saan bansa ka. Ganyan. Ano. Yan na makita yung US. Andito na ba yung ayan. USD naman pala ang US dollar. So, pag ganyan po, nakalagay. Pag nag-open po kasi kayo, ganyan lang po makikita talaga. So, balik tayo doon. Try muna natin ilagay sa US dollar. Makikita nyo naman kung ano ang nakalagay. So, ang estimate revenue na nakalagay is 1
0.34 kasi pinindot ko po ang dollar sign. Ayan po. Ayan. 1.34. So, ginawa po natin uli ay pupunta sa settings. Sa baba. Ayan. Settings. Then, pag nandito na tayo sa settings, hanapin natin yung PHP. Ayan. PHP. Click nyo po yung PHP. Then, magiging then, click the save. Yun. Ang lumapas po uli ay 68.79. So, ganyan po ang pagpapalit ng currency para, kasi para hindi na tayo nagko-compute kung magkano nga ba ang kikitain nyo in time. So, sa mga newly monetized channel katulad ko po, ganun po siya i-convert using our desktop. Thank you!